Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga-Sikwem at Betmilo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng ensina sa Sikwem at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Jowatam, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Gerizim at humiyaw, "Mga taga-Sikwem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos." Noong unang panahon, nag-uusap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa olibo, "Ikaw ang maghari sa amin." Sumagot ang olibo, "Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo." Sinabi nila sa igos, "Ikaw na ang maghari sa amin." Ngunit sumagot ang igos, "Kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo." Kaya sinabi nila sa ubas, "Ikaw na ang maghari sa amin." Sumagot ang ubas, "Sa akin nang gagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan yaon kung ako ang maghahari sa inyo." Kaya sinabi nila sa dawag, "Ikaw na nga ang maghari sa amin." Ang sagot ng dawag, "Kung talagang ibig ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano." Ang salita ng Diyos. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat pinutungan siya, hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob, buhay na mahaba't walang pagkatapos. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinadakila mo ng iyong tulungan, naging bantog siya't makapangyarihan, iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan, nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabing dalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila at sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tigi-isang denaryo at nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "Isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya.
hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo, kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko o naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po, mga kapanalig. Ngayon po ay si Santa Rosa de Lima, isang dalaga. Alam po ba ninyo, siya ang pangalawang patrona ng Pilipinas. Saint Rose of Lima. At bakit kaya ito'y napili na second patron ng Pilipinas? Dahil ho, sa mga nagawa ni Saint Rose at para magandang ehemplo sa mga kabataan. Dito po sa mabuting balita, napakinggan po natin na kung papaano ang isang may-ari sa kwentong ito, yung kanyang pinuno, ay lumabas at kumuha na ma-hire na tatrabaho sa kanyang ubasan. Okay? So alam na ho ninyo, lumabas siya sa nung ikasiyam ng umaga, kipaghalian, at sa huling oras ng paggawa, labas siya. Akala ho ng mga nauna ay mas malaki ang kanyang makukuha, no? Dahil may usapan na siya ay babayaran na tama for the whole day. Ayan, tumango siya. Yung pinakahuli na ilang oras lang o isang oras lang magtatrabaho ay silang inuna. Siya ang inuna ng Panginoon. Binigyan ng one day's worth of labor. So yung pangalawa, yung una, tatlo, akala nila mas malaki ang ibibigay sa kanila dahil mas ang kanyang trabaho ay mas matagal kaysa pinakahuli. Tama ho ba ang kanilang damdamin yung kanilang hinihingi? Sabi ng Panginoon dito sa kwentong ito, wala. Sabi niya, I am fair. I have given you what we have contracted with each other. May kontrata tayo, may agreement tayo eh. May pinagkuhan. Sabi niya, nakipagkasundo siya, natatanggap ng isang bariyang pilak, isang araw ang mga manggagawa. Yun. Umuo ka. Pero hindi naman talaga. Ang talinghaga po ay nais ipaalam sa atin ng Panginoon na tayong lahat sa mata niya ay pantay-pantay. Ito ang mensahe ng Ebanghelyo, pantay-pantay. Tayo man ay janitor, tayo man ay nasa bahay lamang, tinatawag natin housewife, mayroon na rin atang house husband, no? Yung walang trabaho yung husband dahil may sakit. Yung housewife ay ngayon ay nagtatrabaho na, no? So, marami ho. May mga professors, may mga doktor, lawyer, and so on. Pantay-pantay ho. Pantay-pantay. May pulis, may sundalo, presidente ka man, o vice president ka, whatever it is. Sa mata ng Diyos, tayo'y pantay-pantay. Walang itinatangi po ang Panginoon. Ang mahalaga sa niya ay nagagawa ba natin ang tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Kung tayo man ay walang napag-aralan, kung tayo man ay isang farmer, manging isda, kung ginawa natin ang kabutihan araw-araw sa ating kapwa, nako, okay ka sa Panginoon. Pero kung ikaw naman ay matalino, sobra katalinuhan mo, at hindi mo naman nagawa, you are very selfish. Oh, tapos ginagawa mo pa yung talino na binigay ng Panginoon
sa hindi magandang pamamaraan? Nako, mas aangat pa ho yung mga walang pinag-aralan. Kaya tuloy, tingnan mo yung Panginoon, yung mga apostoles niya, 98% perhaps were not even educated. Okay? Sino-sino lang ang mga pinag-aralan? Baka si San Mateo, dahil siya po ay isang cobrador, BIR, commissioner, no? So, mayroon pa rin na atang iba na nakapag-aral, pero hindi po mahalaga sa Panginoon. Dahil sa Kanya, ang mga taong bukas ang kalooban ay natuturuan, iyong mga mayayabang, kahit na anong homily mo, kahit na anong paalaala mo sa kanila, ay hindi. Napakahirap po. You need to be humble in order to be holy. So lahat po na matatalino, gaya ni San Thomas Aquinas, San Agustin, Bonaventure, Loyola, lahat po ang katangian nila. Humility. Marunong magpakumbaba. Yung kanyang attitude ay nagpapakumbaba. Bakit? Tingnan niyo po si Jesus. Although he was God, nature, God, he humbled himself, becoming a slave. Nagkatawang tao, Diyos, nagkatawang tao, finite. Kaya nga siya ay namatay, pinatay. Iyan po ang sign of humility. So kayong mga kapatid, kung ang Diyos ay walang itinatangi, ganun ka rin ba ang pakikitungo mo sa kapwa? O baka naman, mayroon ka pa na pinipili lamang, itinatangi. Kung pantay-pantay ang tingin mo sa lahat ng tao, jeepney driver man yan, taxi driver man yan, taga-sigaw, and so on, maaasahan mo na ang Diyos na nakikita ang lahat ng gawain ay magkakantimpalaan ka. You will be welcome in heaven because you have humbled yourself and served others in love. Amen. Through his love.